Salamat po sa Diyos dahil po sa isa na namang pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa atin na purihin siya at sambahin. Salamat din po sa Diyos dahil po sa inyo na walang sawang pumupunta dito sa Solideo Gloria Christian Church dito sa Arroyo, Davao City, face to face. At sa inyo po na nasa live streaming, nag-join sa atin through our YouTube channel at sa Facebook Live. Welcome po sa inyong lahat. Para po sa ating panimula, samahan niyo po ako na dumulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Dakilang Ama, aming Diyos, kayo po na nakaluklok sa inyong trono sa langit, pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan sa inyong kabutihan at pagmamahal sa bawat isa sa amin na hindi man karapat-dapat nito, Panginoon, ay patuloy pa rin pong nararanasan araw-araw. Salamat po, O Diyos, sa panibagong pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin upang makinig ng inyong banal na salita. Dalangin ko po na nawa ang inyo lang mensahe ang maitaas. Tulungan niyo po ang inyong abang lingkod na sa aming pakikinig ng inyong mga salita, Panginoon, ito'y magdadala ng espiritual na paglago at kaligtasan sa para sa mga wala, hindi pa nakaranas nito. At nawa, Panginoon, dalangin ko na ang Panginoon Jesucristo ay makita ng bawat isa sa amin na Mesiyas at Hari ng lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palagian ko pong nakikita ang mga maliliit na ibon na masayang lumulukso at tumuhuni sa metal grills ng aking bintana habang ako'y nasa computer. Hindi nila ako napapansin dahil natatakpan ako ng sinag ng araw na tumatama sa screen ng bintana. At sa tuwing ako'y namamangha at tumahanga sa mga ibong iyon, naaalala ko ang pangako ng Panginoong Hesus tungkol sa pangangalaga ng ating Ama sa Langit. Parang sinasabi sa akin ng Panginoon, kung aking inaalagaan ang mga maliliit na ibong yaan, anak, di ba alagaan din kita? Kaya naman sa pagkakataong iyon, nagpapasalamat ako sa Diyos sa kanyang faithfulness sa akin. Bagamat madalas akong nanghihina sa aking pananampalataya, ang Diyos ay palaging tapat o faithful sa kanyang mga pangako. Kaibigan, kung bibilangin ang mga pangako ng Diyos dito sa ating Biblia, hindi ito bababa ng humigit kumulang 8,800. Ano po bang ibig sabihin ito? Ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng mga pangako. At ang mga pangakong ito ay para sa kanyang kaluwalhatian at para sa kapakanan ng bawat mananampalataya. Sabi nga sa 2 Corinto chapter 1 verse 20 sa NLT, "For all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes, and through Christ our amen, which means yes, ascends to God for His glory." May katuparan ng mga pangakong ito sa Panginoong Hesus kahit sa mga oras na tayo ay pumapalya sa ating pananampalataya. Yan po makikita natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. "If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself." Ang problema, marami po sa atin ngayon ay mali ang pagkakaunawa sa katapatan ng Diyos. Ang nangyayari, para bang kanilang inaabuso ang grasya ng Diyos, sapagkat patuloy pa rin sila sa kanilang mga kasalanan. Dahil akala nilang pagmamahal ng Diyos ang magtatabon o magtatakip sa kanilang kakulangan. Mahalaga na maintindihan natin ang context ng bawat mga pangakong iyon. Halimbawa, yun na lang binasa ko kanina, 2 Timothy 2 verse 13, na nagsasabi, "If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself." Kung titingnan po natin yung context, may consequence kung
sasadyain natin o pababayaan natin na tayo maging unfaithful sa Panginoon. Dahil doon sa previous verse, sa verse 12, sinabi, if we deny Him, He will deny us. Ang tanong, tunay nga ba tayong mananampalataya ni Kristo? Sa halip na magsisi sa ating mga kasalanan, nalilimutan na natin ang halos lahat ng mga pangako ng Diyos ay may kaakibat na kondisyon na dapat sundin ng bawat mananampalataya bilang pagkilala kahit na sa kanyang katapatan. Susubukan po natin yung tignan dito sa ating pagbabalik sa Song of Ascent. Kung natatandaan po natin, ang huling mensahe ay ang Psalm 131. My soul is like a winged child. Ito ay ang pananampalatayang katulad ng isang naawat na bata mula sa pagsuso sa kanyang ina. Larawan ito ng tunay na pananampalataya kay Kristo, mapagkumbaba at punong-puno ng contentment sa pangangalaga ng kanyang mapagmahal na Diyos. At ngayon naman po, dadako tayo sa Psalm 132. Ito ay kabilang sa grupo ng maiigsing salmo, Psalm 120 hanggang Psalm 134, na tinatawag na awit ng pag-akyat o sa Ingles, Song of Ascent. Ito ay inaawit ng mga Hudyo sa kanilang taunang paglalakbay mula sa kanilang mga tahanan, paakyat sa Mount Zion, doon sa Jerusalem, na kung saan matatagpuan ang templo. Hindi po alam kung sino at kailan isinulat ang Psalm 132. Ngunit maraming scholars ang nagsasabi na maaaring si Haring Solomon ang nagsulat nito sapagkat kahawig nito ang kanyang prayer noong dedication ng temple sa Jerusalem. Makikita ito sa 2 Chronicles chapter 6. Ito po ay tinuturing na Messianic Psalm of Trust. Ang sigurado po, ang awiting ito ay inaawit ng mga debotong Hudyo upang ihanda ang kanilang mga puso sa pagsamba nila kay Yahweh. Ang Psalm 132 ang pinakamahabang psalm sa Song of Ascent. Kaya nga maraming nagsasabi na itong pinakamahalaga sa mga salmo sa Song of Ascent. At yan po ang nais nating mapatunayan sa ating pag-aaral na ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa Psalm 132, ako po yung magbabasa mula sa ESV Bible. Psalm 132, A Song of Ascent. Remember, O Lord, in David's favor, all the hardships he endured. How he swore to the Lord and vowed to the mighty one of Jacob, I will not enter my house and get into my bed. I will not give sleep to my eyes or slumber to my eyelids until I find a place for the Lord, a dwelling place for the mighty one of Jacob. Behold, we heard it of it in Ephratah. We found it in the fields of Jar. Let us go to his dwelling place. Let us worship at his footstool. Arise, O Lord, and go to your resting place, you and the ark of your might. Let your priests be clothed with righteousness, and your saints shout for joy. For the sake of your servant David, do not turn away the face of your anointed one. The Lord swore to David a sure oath, from which he will not turn back. One of the sons of your body I will set on your throne. If your sons keep my covenant and my testimonies that I shall teach them, their sons also forever shall sit on the throne. For the Lord has chosen Zion. He has desired it for his dwelling place. This is my resting place forever. Here I will dwell, for I have desired it. I will abundantly bless her provisions. I will satisfy her poor with bread. Her priests I will clothe with salvation, and our saints with shout of joy. There I will make a horn to sprout for David. I have prepared a lamp for my anointed. His enemies I will clothe with shame, but on him his crown will shine. Praise the Lord. Sa ating pagbabasa ng kanyang mga salita,
Nakita po ba natin ang tema ng Psalm 132? Ito'y tungkol sa katapatan ng Diyos, partikular sa kanyang mga pangako sa mga tao na katulad natin, hindi karapat-dapat ng kanyang kabutihan. O sa English, God is faithful to His promises even when we are not. Dito sa 18 versikulo, ipinapakita po ang tatlong bagay. How should we respond to our faithful God? By the way, ang titulo po ng ating pag-aaral ngayon, Our God is faithful in keeping His promises. Our God is faithful in keeping His promises. So meron po tayong tatlong bagay. How should we respond to our faithful God? First, give God His rightful place. Verses 1 to 5. Second, give God joyful praise. Verses 6 to 9. And third, give God utmost submission as we trust His promises. Verses 10 to 18. Tignan natin ang unang punto. How should we respond to our faithful God? Give God His rightful place. Makikita po natin dito sa verses 1 to 5 ang isang prayer ng psalmist na maaaring ang si King Solomon, na kung saan kanyang binalikan kung paano ang kanyang amang si David ay nagbigay sa Diyos ng pinakamagandang lugar na kung saan siya ay sasambahin at pupurihin. Bagamat ang Diyos ay omnipresent, ibig sabihin, siya ay nasa lahat ng dako, nais ni David na bigyan ng espesyal na lugar ang espesyal na presence ng Diyos. Paano po? Sa verse 1, Remember, O Lord, in David's favor, all the hardship he endured, how he swore to the Lord and vowed to the mighty one of Jacob. Ipinaalala ng psalmist ang paghihirap ni David at ang kanyang pangako sa Diyos. Ano daw po ang pangako sa verse 3? I will not enter my house or get into my bed. I will not give sleep to my eyes or slumber to my eyelids. Bakit daw po siya hindi papasok sa bahay at hindi pupunta sa higaan? Upang siya ay di matulog at pumikit. Sa verse 5, ang pangako, ang vow niya, Until I find a place for the Lord, a dwelling place for the mighty one of Jacob. Nakita po ba ninyo na twice tinawag ang Diyos na mighty one of Jacob? Sa verse 2 and sa verse 5, bakit po? Sapagkat katulad ni Jacob na nangako din magtayo doon sa Bethel ng pillar of stone para sa espesyal na presensya ng Diyos. Sinabi niya sa Genesis 28 verse 16, Surely this is a special place because the Lord is here. Para praise po yun. Si David naman ay nagnanasa na magtayo sa Jerusalem ng marangyang templo para sa Diyos. So parehas lang sila na nagnanasa na bigyan ng lugar, espesyal na lugar, ang presensya ng Panginoon. Si David, templo na gawa sa sedar at ginto ang nais niya. Ang tanong, nananahanan ba ang Diyos sa pillar of stone o sa marangyan templo kahit siya ay omnipresent? Hindi po. Inamin niya ni Solomon sa 1 Kings 8 verse 27 sa kanyang prayer, But will God indeed dwell on the earth? Behold, Heaven and the highest heaven cannot contain you, how much less this house that I have built. Sa buong Biblia, ang nais ng Diyos ay manirahan kasama ng tao. Sa pagiging omnipresent ng Diyos, siya ay nasa lahat ng dako. Ngunit ang tinutukoy po rito ay hindi ang omnipresence ng Diyos, kundi ang kanyang special presence, ang simbolo ng Ark of the Covenant. Ito ay wooden box na ayon sa disenyo ng Diyos ay ginawa ni Moses. Nilalaman itong tablet of stone na kung saan personal na isinulat ni Yahweh ang Ten Commandments. At alam naman po natin ang Ark of the Covenant mula ito sa Shiloh, doon sa Israel, na dinala ng dalawang anak ni Eli, ang high priest, sa kanilang pakikipaglaban Israel laban sa Philistines. Sa maling paniniwala na ito'y katulad ng anting-anting na makapagdadala sa kanila ng tagumpay. Ngunit
Natalo sila at nakuha ng mga kaaway ang Ark of the Covenant. Makikita po natin yan sa 1 Samuel chapter 4 and 5. Kung di nga lang natakot yung mga Philistines sa kapangyarihang ipinakita ng Diyos na magdala ng nakamamatay na epidemya, hindi ito mababalik sa Israel. Ano pong itinuturo nito sa atin? Mga kapatid, maliban kung ang Diyos ay bigyan natin ng espesyal na lugar sa ating buhay, wala tayong gawain na magtatagumpay. Sabi nga ng Psalm 127 verse 1, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. Gayahin po natin si David. Kahit na nakaranas siya ng hirap, ang Diyos ang nasa trono ng kanyang buhay. At ito din ang nais niya para sa Israel at para sa bawat mananampalataya. Para sa mga Hudyo, ang Ark of the Covenant ay kumakatawan sa trono ng Diyos, sa lupa. Kaya naman si David ay nagnanasa na ito ay mailagay sa tamang lugar. Saan po? Ito ay dapat nasa Holy of Holies ng Tabernacle. Higit pa doon ang nais ni David. Ano po yun? Base sa ating teksto? Tignan natin ang pangakong ginawa niya doon sa verses 2 and 5 para maliwanagan tayo. Ito ay may Hebrew idiom. Hindi po ito literal yung sinasabi niya sa verses 2 and 5. Kasi paano makakayanan ni David? Di siya magpapahinga o matutulog? Isipin po natin na nais niyang gumawa ng marangyang templo doon sa Jerusalem. E sa SDG Building Ma'a Project, isang taon na yata, hindi pa natin natatapos. Hindi, imposible na hindi siya matutulog o magpapahinga hanggang di natatapos yung templo. Ito po ay nagpapakita lang ng kanyang maigting o seryosong pagnanasa sa Diyos. Di siya titigil hanggang hindi natutupad ang kanyang pangako. Yun lang pong simple ang ibig sabihin yan. Ano pong application ito sa atin? Bilang mananampalataya, kung ibinigay natin sa Diyos ang ating buhay, si Kristo ang ating hari at tagapagligtas. Siya ang masusunod at hindi ang ating mga hangarin, kahit na anong buti pa nito. Bakit po? Sa dalawang ambisyon ni David, ang una, ang pagtatayo ng templo, hindi siya pinayagan ng Diyos sapagkat ang nais ng Diyos, ang kanyang anak na si Solomon na magtayo nito sa pangalawa. Kasi nga, si David, man of war, yan ang sabi ng Panginoon dun sa Chronicles. At sa pangalawang ambisyon lamang siya, pinahintulutan ng Diyos. Ano po yun? Ang madala ang Ark of the Covenant sa Jerusalem. Yan po ang tutunghayan natin sa susunod na punto. Tandaan po natin na nakagagawa lamang tayo para sa kaharian ng Diyos dahil sa kanyang katapatan o faithfulness sa atin, sa kanyang mga pangako. At kinakailangan na bigyan natin siya ng espesyal na puwang sa ating buhay. Ang sabi nga nila, nasa puso mo. Pero ika nga, siya ang sentro ng iyong buhay. Kaya nga po sa tatlong bagay, how to respond to our faithful God? First, give God His rightful place. Verses 1 to 5. And second, give God joyful worship. Yan po ang makikita natin dito sa Psalm 132 verses 6 to 9. Ang dahilan po ng isa sa mga ambisyon ni David ay ang madala ang Ark of the Covenant sa Jerusalem. Ano po ang dahilan? Upang maibalik ang individual at corporate worship kay Yahweh. Isipin po ninyo, sa loob ng maraming taon bago maging hari si David, parang nalimutan na nila ang Ark of the Covenant. Magulo noon sa Israel, sa panahon ng mga judges. Sabi nga ng Judges 21 verse 25, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Kaya nga po sinabi dito sa verse 6, behold, we heard it in Ephratah, we found it in the fields of Jar. So, sabi nila,
Ito daw ang panahon ng kabataan ni David habang siya nagpapastol dun sa Bethlehem, so sa Ephrata. Noong marinig niya ang balita patungkol sa nawawalang Ark of the Covenant, inasam na daw niya na makita ito. Kaya naman nung siya'y maging hari at natagpuan ng Ark doon sa Kiriath Jearim o Jar, dyan sa ating teksto, sinubukan kaagad itong kunin. Nabigo sila nung una sapagkat pinatay ng Diyos si Usa dahil hindi siya sumunod sa paraan paano dadalhin ang Ark. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, sa pangunguna ni David, matagumpay ding na ilipat ang Ark of the Covenant sa Jerusalem. Kaya naman sa verse 7, ang sabi, dito sa Psalm 132, "Let us go to his dwelling place. Let us worship at his footstool." Masaya silang sumasamba kay Yahweh. Sa wakas, sa grasya at katapatan ng Diyos, natupad ang ambisyon ni David. Nadala ang Ark of the Covenant doon sa Jerusalem. Ang sabi nila, ang mga sumunod na bersikulo ay panahon na ng dedikasyon ng templo na ipinagawa ni Solomon sa Jerusalem na makikita natin sa 2 Chronicles 6. Babasahin ko po itong 2 Chronicles 6 verse 41 habang kayo tinitignan yung Psalm 132 verses 8 and 9. Tignan natin kung parehas ba. 2 Chronicles 6 verse 41, "And now arise, O Lord God, and go to your resting place, you and the ark of your might. Let your priests, O Lord God, be clothed with salvation, and let your saints rejoice in your goodness." Di po ba similar lang sila? Ano pong application nito sa atin? Una, hindi po natin kayang higitan ang katapatan ng Diyos sa atin. Kahit pa ang ating pinakamalakas na pananampalataya o pinakamalalim na pananampalataya. Kaya dapat magpuri tayo sa Kanya. Sabi sa Ephesians 3 verse 20 to 21, "He is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever." Pangalawa po, sa ating pagbibigay ng masayang pagsamba sa Diyos, napakahalaga na maintindihan natin na tayong mananampalataya ni Kristo ay mga saserdote o pari ng Diyos na kinakailangan damitan ng perpektong righteousness ng Panginoong Hesus. Hamon po ito sa bawat isa sa atin na mamuhay ng matuwid sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ito ang ating panawagan sa 1 Peter 2 verse 9. "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light." So, sa faithfulness ng Panginoon, give Him joyful worship. So, kaya po sa tatlong bagay, how to respond to our faithful God. First, give God His rightful place. Second, give God joyful worship. And third, give God utmost submission as we trust in His promises. Give God utmost submission as we trust in His promises. Bigyan po natin ng Diyos ng buong pusong pagsunod sa Kanyang mga utos kung tayo'y nagtitiwala sa Kanyang mga pangako sa atin. Basahin po natin ang verses 10 to 12. "For the sake of your servant David, do not turn away the face of your anointed one. The Lord swore to David a sure oath from which he will not turn back. One of the sons of your body I will set on your throne. If your sons keep my covenant and my testimonies that I shall teach them, their sons also forever shall sit on your throne." Ano pong nakikita natin dito? Nanalangin sila sa Diyos na huwag talikdan ang piniling hari. Na sa panahon ng temple dedication ay si Haring Solomon. Kanilang pinaalalahanan ng Diyos sa kanyang Davidic covenant. Ito ang pangako ng Diyos kay David sa 2 Samuel verse 7. Ano daw yung pangako? Na isa sa kanyang mga anak
ay maghahari. Para kay Solomon, natupad naman po ito. Alang-alang kay David, hindi kay Solomon, pinagpala ng Diyos ang kanyang paghahari. Liliwanagin ko lang po na ito ay dahil lamang sa grasya ng Diyos sa kanila. At yan ang sinasabi ng Isaiah 55 verse 3. Awa ng Diyos kay David ang lahat ng ito. Tanong, unconditional po ba o conditional ang Davidic covenant? Sapagkat sa bawat pangako ng Diyos, mayroong mga ganyan, conditional and unconditional. Ang sagot, parehas po. Ang una, unconditional. Pansinin po natin ang unang bahagi ng verse 11. The Lord swore to David, ano daw? A sure oath from which he will not turn back. Sa makatwid, para kay David, unconditional na pangako ito na hindi babawiin ng Diyos. Ulitin ko kung anong po ulit ang pangako ngayon sa verse 11. One of the sons of your body I will set on your throne. Alam naman po natin na katulad ni David, makasalanan din si Solomon. At ang mga sumunod na anak ni Solomon, pababa ng lineage, puro sila, iilan lang sa kanila yung mag-Diyos. So yan po ang problema. Lahat sila ay pumalya sa submission o obedience condition ng verse 12. Basahin po natin. If your sons keep my covenant and my testimonies that I shall teach them, their sons also forever shall sit on your throne. Kaya nga sa post-exilic period, pagkatapos nilang bumalik sa Israel mula sa kanilang exile, mula sa Babylon, wala nang lineage ni David sa paghahari. Nais ko pong makita natin ang malaking awa ng Diyos kay David at sa bawat isa sa atin. Makinig po tayo. Uulitin ko po yung 2 Timothy 2 verse 13. 2 Timothy 2 verse 13. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. Hindi po lisensya na sadyain natin na maging unfaithful. Sinabi ko na po yan kanina. Dahil sa previous verse, sa 2 Timothy 2 verse 12, sinabi, if we deny Him, He also will deny us. Kaya ang ibig sabihin nito, sa panahon na tayo ay papalya, ang Diyos ay di papayag na maapektuhan ang katuparan ng kanyang pangako. Halimbawa po, kay David, gumawa ang Diyos ng napakatalino at makapangyarihang paraan para ang disobedience ng mga anak ni David ay hindi makasira sa unconditional portion ng Davidic covenant. Paano po? Ibinunyag ito sa Isaiah 9 verse 6. Isaiah 9 verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And of the increase of his government and of peace there will be no end. And the throne of David, nakita niyo po ba? And over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The seal of the Lord of hosts will do this. Salamat sa Panginoon. Ang Davidic covenant ay natupad sa kapanganakan ng anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, siyang tunay na anak ni David. Makikita po natin yan sa Acts 13 verses 26 to 39, sa Luke 1 verses 30 to 33. Yan yung pinangaral dun sa New Testament. Siya lamang ang nakatupad ng conditional na bahagi ng Davidic covenant. Maliwanag po ba? At para sa atin ngayon, kung talagang nagtitiwala tayo sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako sa Biblia, ang ibigay natin sa kanya, utmost submission o buong pusong pagsunod sa kanyang mga utos. Sabi nga ng 1 John 5 verses 1 to 3, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. And everyone who loves the Father loves whoever has been born of Him. By this we know that we love the children of God when we love God and obey His commandments.
For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Hindi po mabigat ang utmost submission sa mga utos ng Diyos kung meron tayong pagmamahal sa Kanya. At sa kapwa natin, meron po ba? Gawin nating practical ito. Sinusunod po ba natin ang sinumpaang SDG Church Covenant? Ito'y pinirmahan natin sa harapan ng Diyos. Kumusta na po ang ating wholehearted participation sa mga discipleship group at iba pang project ng SDG? Nandun po ba tayo? Kamusta naman po ang ating corporate worship? Tandaan po natin, hindi lamang yan Sunday. Pati na rin po ngayong Wednesday prayer meeting. Nasaan na po kayo? Tapusin po natin ang verses 13 to 18. Ito'y pawang kasagutan ni Yahweh sa naunang prayer sa verses 1 to 10. Dahil sa faithfulness ni Yahweh ang prayer sa verse 8, napiliin ng Diyos ang Zion na maging site ng Ark of the Covenant, kanyang sinagot, higit pa sa inaasahan. Bakit po? Nais ni Yahweh na manirahan kasama ang mga mananampalataya. Sa verses 13 to 14, basahin po natin. For the Lord has chosen Zion. He has desired it for His dwelling place. This is my resting place forever. Here I will dwell, for I have desired it. Ito ang kagustuhan ng Diyos, ang manirahan kasama ng tao. Hindi po tayo karapat-dapat, pero yan pong nangyari sa Matthew 1, verses 22 to 23. All this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, na ibig sabihin, God with us. Ang prayer naman po sa verse 9 ng Psalm 132, na pagpalain ang mga Hudyo, ay sinagot ni Yahweh sa verses 15 to 16, nang higit pa sa inaasahan. Bakit po? Binigyan sila ng kaligtasan, kaya siya ay maligayang nagpupuri sa Diyos. Sumasamba sila. Basahin po natin sa 15 and 16. I will abundantly bless her provisions. I will satisfy her poor with bread. Her priests I will clothe with salvation. And her saints will shout for joy. Makita po ba natin? Ang prayer naman sa verse 10 na huwag talikdan ang Lord's anointed na si Solomon ay sinagot ni Yahweh sa verses 17 to 18. Sapagkat ang pumalyang anak ni David, katulad ni Solomon, ay hinigitan pa ng Panginoong Hesus ang sagot, ang tunay na anak ni David. Basahin po natin, verses 17 to 18. There I will make a horn to sprout for David. I have prepared a lamp for my anointed. His enemies I will clothe with shame, but on him his crown will shine. Ang ibig pong sabihin itong horn sa verse 17 ay ang makapangyarihang hari na nagmumula kay David. Makikita po natin yan sa Luke 1 verses 68 to 69. Yung Zechariah song doon sa templo. Sabi ni Zechariah, yung nag-aantay siya, matanda na nag-aantay doon sa katuparan ng pangako ng Davidic covenant. Sabi niya sa verses 68 to 69, Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people and has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David. At ang lamp ay anak na magbibigay ng liwanag sa kanyang mga nasasakupan. Muli, ang katuparan ng mga pangakong ito ng walang hanggang paghahari ay natupad sa Panginoong Hesukristo. Babala po ito sa hindi pa mga mananampalataya. Sapagkat doon sa verse 18, sinabi, His enemies I will clothe with shame. Kung di po kayo mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, kaaway po kayo ng Diyos. Hindi po natin kailangang mapahiya o maparusahan doon sa impyerno ng walang hanggan. Aminin po natin na tayo'y makasalanan, magsisis tayo sa ating mga kasalanan at maniwala tayo na si Hesukristo ang tanging hari at tagapagligtas. Yan po yung ating gagawin. Ang lahat ng ito ay matutupad.
Yan ang pangako ng Diyos. Resulta yan ng katapatan ni Yahweh sa pangako niya kay David. So, ang tatlong bagay. How should we respond to our faithful God? First, give God His rightful place. Verses 1 to 5. Second, give God joyful praise. Verses 6 to 9. And third, give God utmost submission as we trust in His promises. Verses 10 to 18. Ang tanong po, anong kahalagahan ng Davidic covenant para sa ating mananampalataya ni Kristo? Hindi naman po tayo Jew. Una, sa pamamagitan ng pangakong ito, nagkaroon tayo ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Sa palagay ko, yun ang dahilan kung bakit unconditional yung para kay David. Kasi doon na ugnay ang Panginoong Hesukristo. Hindi siya dumaan sa lipi ni Solomon, sa ibang lineage siya dumaan. Makikita po natin yan sa Matthew 26, pag-aaralan natin. Kaya, ang pangalawa, ano pong application nitong Davidic Covenant para sa atin? Ang Panginoong Jesus ay gumawa ng panibagong covenant, hindi Davidic Covenant. Yan ang tinatawag nating New Covenant o bagong tipan na kanyang ginawa sa kanyang sariling dugo. At hindi niya sisirain ang covenant na iyon. Katulad ng paggamit ng salmista sa pangalan ni David sa kanyang mga dalangin sa Diyos. Pwede tayong lumapit. Mamaya, mayroon tayong prayer grouping kung saan tayo magpipray. Pwede natin gamitin ang pangalan ng Panginoon Jesucristo kung mananalangin tayo on the account of the Lord Jesus Christ. Maraming reference yan sa John 14, verses 13 to 14, sa chapter 15, 16, at marami pang iba. Masasabi ko lang po sa inyo, sa bawat isa sa atin, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos Ama ay tapat sa kanyang anak. At ang anak, ang Panginoon Jesucristo, ay tapat sa tipan na kanyang ginawa ng kanyang sariling dugo, ang New Covenant. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Manalangin po tayo. Lord, we thank you once more for your goodness and grace upon us. Salamat po, Panginoon, na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng awa, punong-puno ng pagmamahal sa bawat isa sa amin na hindi karapat-dapat ng inyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang katuparan ng mga pangako mo para sa amin ay naayon lamang sa inyong kabutihan at pagmamahal sa hindi karapat-dapat katulad namin. Salamat po, Panginoon, na ito'y nangyari, naging totoo, natupad sa pamamagitan ng inyong anak, ang Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan na kayo po ay tapat. Kayo ay faithful sa inyong mga promises. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na namnamin ang katotohanan ito. Para sa ganon, Panginoon, sa aming pagpapatuloy dito sa aming buhay, ay makapagbigay kami ng pagsisilbi sa inyo ng buong puso, buong pagmamahal. Hindi man po kami karapat-dapat, Panginoon, pero salamat po sapagkat kami ay ibinilang mo sa katawan ni Kristo ang simbahan. Dalangin ko po, Panginoon, na gagamitin mo kami ng higit pa para sa higit mong kapurihan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.